ay sabay nagpupuri dahil ina ko ng Kristong Hari, kaligtasan ng kaniyang libing. Sa kaniyang kinaluluklukan, dininig aming panambitan, abang bayan nagpag-ibig sa kandilinian na nanabig. Bayan ngayon nagbubunyi, sabay-sabay nagpupuri dahil ina ko ng Kristong Hari, kaligtasan ng kaniyang lipi. Bayan ngayon nagbubunyin, sabay-sabay nagpupuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoosukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Minamahal na mga kapatid, sa ating pakikisa kay Jesus, sa kanyang pag-aalay ng sarili sa Ama, ating ipinalangin ang mga kapatid nating Kristiyanong pinag-uusig, ang kanilang mga taga-usig at ang mga nagpapalaganap ng pag-uusig at ang nananahimik at ipinagwawalang bahala ito. Hilingin natin ang kapatawarang nagbabago at nagliligtas sa atin at ipaubaya natin sa Panginoon ang ating mga buhay. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, lalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kapasyahay, iniibig mong makatambal sa pagpapakasakit ng iyong anak ang iyong sambayanan. Ipagkaloob mo sa mga pinag-uusig dahil sa iyong ngalan ang espiritu ng pagtitiis at pagmamahal upang sila'y maging mga saksing matatapang sa paninindigan ang mga pangako mo'y maasahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, si Haring Belsasar ay nagdaos ng malaking piging para sa 1,000 tagapamahala niya. Nang kasalukuyan silang nagiinuman, ipinakuha ni Haring Belsasar ang mga kagamitang ginto at pilak na sinamsam ng ama niyang si Nabucodonosor sa templo ng Jerusalem. Ipinakuha niya ang mga ito upang inuman nila ng mga maharlika ng kaharian, mga tunay na asawa at mga aliping asawa. Ang mga kagamitang ginto at pilak na sinamsan sa templo ng Diyos ay dinala nga sa bulwagang pinagdarausan ng piging. Habang sila'y nagiinuman, sinasamba naman nila ang kanilang Diyos-Diyos ang ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato.
Walang ano-ano, lumitaw ang isang kamay at kitang-kita ni Haring Belsasar na ito'y sumulat sa pader ng palasyo sa tapat ng kandelero. Dahil dito, nangalisag ang kanyang mga balahibo at namutla siya sa matinding takot. At ipinatawag si Daniel at iniharap sa hari. Sinabi nito kay Daniel, "Ikaw ba ang Daniel na kasama sa mga binihag ng aking ama mula sa Huda? Nabalitaan kong sumasa iyo ang espiritu ng mga banal na Diyos. May pambihirang talino ka raw at kaalaman. Nabalitaan ko na marunong kang magpaliwanag ng mga bagay na tulad nito at mahusay kang lumutas ng mga palaisipan. Ngayon, kung mababasa mo at maipapaliwanag ang sulat na ito, pararamtan kita ng purpura, kukwintasan ng ginto, at gagawing pangatlong tao sa kaharian." Sinabi ni Daniel sa hari, "Mahal na hari, huwag na po ninyong bigyan ng anuman. Ibigay na ninyo sa iba ang sinasabi ninyong gantimpala. Babasahin ko na lamang po at ipapaliwanag ang sulat. Nagpakataas kayo sa harapan ng Panginoon. Ipinakuha ninyo ang mga kagamitan sa kanyang templo at ginamit sa inuman. Bukod doon, sumamba kayo sa mga Diyos ninyong yari sa ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. Mga Diyos na hindi nakakikita ni nakaririnig. At ang Diyos na nagbibigay sa inyo ng buhay ay hindi ninyo pinarangalan. Kaya ipinadala ang kamay na yaon at pinasulat sa dinding ng inyong palasyo. Ito ang sulat, Mene, Mene, Tekel, Parsin. Ito naman ang ibig sabihin, Mene, nabibilang na ang araw ng iyong kaharian, pagkat wawasakin na ito ng Diyos. Tekel, ikaw ay tinimbang at napatunayang nagkukulang. Parsin, ang kaharian mo ay mahahati at ibibigay sa Media at Persia." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ninyo ang Panginoon, araw at buwan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Buong Diyos na dakila, kawamoy purihin ninyo ang Panginoon, mga bituin sa langit. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Buong Diyos na dakila,
Ikaw amoy kahanga-hanga. Purihin ninyo ang Panginoon, mga ulan at hamog. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Poong Diyos na dakila, kawamoy kahanga-hanga. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng hanging umiihip sa sandaigdigan, awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Purihin ninyo ang Panginoon, apoy at init. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Purihin ninyo ang Panginoon, nakapapasong init at matinding lamig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Magsitayo po ang lahat. Manatili kang matapat hanggang iyong kamatayan, pagkat buhay aking bigay. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, darakpin kayo't uusigin. Kayo't dadalin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin ay ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatuto tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sino man sa inyong mga kaaway.
Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan. At ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapopuotan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis, tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibendisyon, pagbibiyaya, pagkaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Espesyal na pagdiriwang ngayon. Ngayong Miyerkules ay pulang Miyerkules. Sa Ingles, Red Wednesday. Sa umpisa, klaruhin natin, hindi po itong kulay na pampolitikal. Wala po tayong asosasyon sa politiko na ang ginagamit niyang kulay ay pula. Klaruhin natin sa simula yan. Bakit pula? Bakit pulang Miyerkules? Sapagkat ito ang kulay ng pag-aalay ng buhay. Ito ang kulay ng dugo. Ito ang kulay ng mga martir. Pula. Yan po. Kaya espesyal itong paggunita. Pinagdarasal natin ang lahat ng mga Kristiyano sa buong mundo na sumasailalim sa persekusyon. Inuusig sila dahil sa kanilang Kristiyano, Katolikong pananampalataya, kinukutya sila, pinapahirapan ang kanilang buhay. Ayaw ng mga kasama nila doon sa lugar na yon ang kanilang ekspresyon ng Kristiyanismo. Pinapahayag nila si Jesus, kaya maraming kumukontra sa kanila. Salamat sa Diyos, tayo po'y malaya sa Pilipinas. Tayo po yung nakararami. At hindi tayo pinahihirapan kasi karamihan sa atin ay Katoliko. Pero sa ibang mga lugar, hindi sila nakararami. Minoridad sila, nararamdaman nila ang pag-uusig. Ang misang ito ay para sa kanila. Kinikilala natin ang mga gawain ng internasyonal na ahensya tulong sa simbahan na nangangailangan. Sa Ingles, Aid to the Church in Need. Ang acronym nila, ACN. Aid to the Church in Need. Tulong sa simbahang nangangailangan. Sinabi, sapagkat ang namumuno dito sa Pilipinas, Arsobispo Socrates Villegas, sapagkat pinagdiriwang natin ang 5 daang taong biyaya ng Kristiyanismo, ang sabi ni Archbishop Soc, walang 500 taong biyaya kung walang 500 taon ng pagmamartir, pagdanak ng dugo, pag-aalay ng buhay. Kalakip kasama sa ating pagiging Kristiyano, ang kasaysayan ng istorya ay mga nag-alay ng buhay. At ang ating mga santo, Lorenzo Ruiz de Manila, San Pedro Calunsod, Pinoy na nag-alay ng buhay, dumanak ang kanilang dugo, kasama ang kanilang kwentong nagbibigay halimbawa sa atin. Yan ang istorya ng Kristiyanismo sa ating bansa. Meron ding mga santo ngayon, ngayong araw na ito,
mga martir galing Vietnam, si San Andres Dunglac at mga kasamang martir. Ang kanilang pag-aalay ng buhay ay nagbibigay inspirasyon sa atin. Kakambyo muna ako ng kaunti upang ipaliwanag ang ating mga pagbasa. Propeta Daniel ang unang pagbasa, sapagkat yung mga makapangyarihan, mga naghahanap ng ambisyoso sila, political na kapangyarihan ng poder, nasa taas sila, nangingibabaw. Kawawa naman ang mga nasa ilalim. Kung sino makapangyarihan, masusunod ang kahit anong kagustuhan nila, sapagkat sila'y hari. Ano ang sabi ng propetang Daniel? Kasi si Daniel may kakayahang mag-interpreta ng mga pangitain, mga palatandaan. Nagtaka yung hari ng Babylon, si Nebuchadnezzar. Meron siyang piging, mga piling panauhin, mga sikat, alta sosyedad. May kamay na nagsulat sa pader. Oh, nagulat sila. Ano to? Anong sinulat? Mene, Tekel, Parsil. Ano yun? Papaliwanag ko po. Mene, bilang na ang mga araw mo, yung kaharian. Alam mo kung sino ka eh. Bilang na ang mga araw mo. Tekel, tinimbang ka, ngunit kulang. Parsil, paghahati-hatiin ang iyong kaharian. Ulitin ko po, ito po yung interpretasyon ko. Mene, Tekel, Parsil, Mene. May numero na ang kaharian mo. Mene, may numero na ang kaharian mo. May bilang na, may numero na ang mga araw mo. Mene, may numero na. Tekel, tatakalin ka, ngunit ikaw ay hindi sapat. Tekel, tatakalin ka, takalan, susukatin ka, at ikaw ay kulang. Tinimbang ka, ngunit kulang. Mene, menumero na. Tekel, tetekelin ka. Parsil, pirapiraso. Parsil, pirapiraso. Pupunitin, magiging maliit ang iyong kaharian. Kaya yung mga nag-aambisyon, may mga political na pampalaki ng ulo. Nasa ilalim ko kayong lahat. Ang Panginoon, huling linggo natin ito, si Jesus, ang hari ng mga hari, siya ang ating ultimong hari, hindi yung mga hari. Kaya leksyon, aral para sa atin, lalong-lalo na, malapit na ang eleksyon, huwag po tayong magpasilaw, magpaloko sa mga politiko na akala nila kaya nila mapasailalim tayo sa kanilang poder. Sa ating ebanghelyo po, ayon kay San Lucas, paalala po sa atin na tayo'y maghanda sa pagdating ng Panginoon. Uusigin tayo, patuloy tayo maging tapat. Tinataliman natin ang kanyang kalooban. Sumusunod tayo. At sa pagsunod natin, di naman tayo sinasabitan ng medalya.
Hindi naman tayo nabibigyan ng apresyasyon. Imbis, pinaparusahan tayo, kinukutya tayo, inaalipos na tayo, may persekusyon ng mga Kristiyano, inuusig tayo. At ang mapagkakanulupa sa atin, mga kakilala natin, baka kapamilya pa natin at kaibigan. Maging matatag tayo hanggang dulo. Sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala. Nasa tabi kita. Hindi kita iiwanan. Nakakatakot, mga kapatid. Nanganggab ba tayo? Sino mag gustong mamatay? Ang motibasyon nating puro at dalisay ay magmahal sa Kanya at maglingkod. Kaya lang nga may presyo ito, ang katapatan, ang paglilingkod. Ang gantimpala naman natin, hindi dito sa mundong ito, ngunit sa kabila. Ang sinabi, sino maging tapat hanggang sa kaduluduluhan, makaabot tayo sa pinakadulo. Ang ating gantimpala ay buhay na walang hanggan. Kaya nga naman, mga kasama, ulitin ko po, pag-uusig, persekusyon, tayo po'y tao rin, magpakatatag tayo. Alalahanin natin ang sakripisyo ng mga nauna sa atin at mga Kristiyano sa kasalukuyang panahon at henerasyon na patuloy na nagbibigay ng pagsasaksi sa Kanya. Kahit na ba napakalayo, kahit napakahina ng boses, tapat pa rin sila. Tayo po, ang komunidad ng Nazareno. Patibayin natin ang kaugnayan natin sa isa, isa't isa. Sila'y mga kapatid natin. Kailangan nila ang kanilang, kailangan nilang ating tulong. Tumugon po tayo sa pamamagitan ng suporta, sa pamamagitan ng panalangin. Sa tulong ni Maria at ni San Jose, mga martir sa araw na ito, San Andres Dumlac at mga martir ng Vietnam, nawa, bigyan tayo ng lakas, bigyan tayo ng tapang, bigyan tayo ng tibay ng loob upang hindi matakot. At buong pagmamahal nating sambitin na tayo'y para sa Kanya, tayo'y Kristiyano, mabubuhay at mamamatay tayo bilang Kristiyano. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Lumuhod po ang lahat. Mapagmahal na Diyos, lumalapit kami sa iyo bilang isang simbahang nagmula sa krus ni Kristo, isang simbahang lumalaganap sa loob ng 2,000 taon mula sa malwalhating dugo ng mga martir, ating itugon. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Mula sa diskriminasyon laban sa mga mananampalataya at laban sa buong simbahan. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Mula sa kadiliman ng mga bilangguan at sa kalungkutan ng pagkakatapon dahil sa aming pananampalataya kay Kristo. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Sa matinding pagkabagabag ng pagsamba ng patago, sapagkat hindi ito pinahihintulutan. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Mula sa kawalang katarungan, digmaan, terorismo, pagpapahirap, pagpatay, at lahat ng uri ng pasakit dahil sa aming pananampalatayang Kristiyano. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Sa pasakit na dulot ng coronavirus, lalong-lalo na para sa mga frontliner na nag-aalay ng kanilang buhay sa ikaliligtas ng lahat.
iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Atin ngayong itutugon sa bawat pagsamo, sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga obispo at paring pinagbabawalang isagawa ang kanilang ministeryo sa simbahan o sa anumang lugar. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga reliyoso at mga misyonerong inihayo, subalit hindi maisagawa ang kanilang misyon. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga bukas palad na lalaki at babaeng pinipigilang maisakatuparan ang kanilang paghuhubog sa buhay relihiyoso. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga magulang na nawawala ng pagkakataong makapagbigay ng tamang aral sa pananampalataya sa kanilang mga anak. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Sa mga propesyonal at mga ordinaryong manggagawang hindi mabigyan ng pantay na karapatan at oportunidad dahil sa kanilang pananampalataya. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Sa mga kapatid nating nagdurusa dahil sa COVID-19, ihatid nawa sila sa kagalingan at bigyan ng lakas at pag-asa. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Sa mga pumanaw dahil sa COVID-19, kamtin nawa nila ang kaligayahang walang hanggan sa piling ng Panginoon. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Amang mapagmahal, batid namin ang pagtutunggalian ng buhay at kamatayan dahil sa aming pakikiisa sa iyong anak at sa aming pagsambit sa pananampalataya sa kanya. Pagkaanin mo ang sakit na aming nadarama, Nawa ang mga paghihirap na nararanasan ng iyong simbahan ay maging daan para sa buhay at paghihilom ng mundo sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Lahat ng ito'y nagmula sa iyo, muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay bihayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang aming alay at pithaya at ikapampanatiling matatag ng mga nagdarilita. Dahil sa pag-uusig ng mga ayaw maniwala, ang pakikiisa sa paghahain ni Kristo naway ikatuwa na mga matiising ang mga ngalan mo sa langit na katala sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon.
Ikinalugod mo sa Kanya'y baguhin mabuti ang lahat at sa pamamagitan niya aming tinatanggap ang iyong abot-abot na kaloob at paglingap. Kahit na siya'y hindi naiba sa iyo, minabuti niyang maging di rin naiba sa mga tao. Hamak siyang tulad namin sa kamatayang totoo nung inihain niya ang sarili ng kami makasundo mo. Kaya naman ang iyong idinangal siya at ang iyong itinampok upang sa lahat siya'y manguna. Ngayon ngay lahat ng sa kanya'y nakikisa ay talagang magkakamit ng iyong buhay at ligaya. Kaya kaisa ng anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banhal ka, buong may kapal, banhal ang iyong pangalan, banhal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalagad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, nagbago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Si kapag papatawad ng makasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap, subong digdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mapumanaw. Pagdasal po natin ang lahat ng mga yumao sa kapanahonan ng pandemya, lalo-lalo na ang mga naglingkod sa simbahang ito. Papasukin po niyo silang lahat sa kalangitan. Kaawaan mo at pagdapatin kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ang ina ng laging saklolo, kaysa ni San Jose ng kanyang kabyak na puso, kaysa ng mga apostol, San Andres Dunglac at mga kasamang mga martir, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahig natin ang lakas doob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa
ang pasanipag-aanin. Minamahal kong kandungan sa hapis kami hanguin. Liwanag ng aming puso sa aming manahan ka. Itulot mo po sa amin kapayapaan, wagas ang iyong gantimpala't mana, pangako mong kasarimlan. Ang bunga ng pagkandili di kaya magpakailanman. Liwanag ng aming puso sa ang init ng iyong bihaya sa amin ipadama. Patnubay ng mahihirap ang aming pag-asa't gabay sa aming saya at hapis tanglaw kang kaya ay kapatid. Mga kapatid, mga kapatid, mga kapatid, tayo ay sumandaling tumahimik bilang pag-alala sa lahat ng mga Kristiyano sa buong mundo na pinag-uusik, ginagawa ng masama at sinasaktan dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Iligtas mo kami, Panginoon. Iligtas mo kami, Panginoon. Sa lahat ng kasamaang nagpapahirap sa sangkatauhan. Iligtas mo kami, Panginoon. Sa kagutuman at pagkamakasarili. Iligtas mo kami, Panginoon. Sa karamdaman, epidemya at takot sa aming kapwa. Iligtas mo kami, Panginoon. Sa kamangmangan, pansariling interes at kaguluhan. Iligtas mo kami, Panginoon. Sa paglilinlang maling balita at kawalang konsyensya. Iligtas mo kami, Panginoon. Tugon natin, lingapin mo kami, Panginoon. Lingapin mo kami, Panginoon. Ingatan mo ang simbahang naglalakbay sa disyerto. Lingapin mo kami, Panginoon. Ingatan mo ang sangkatauhang nababalot ng takot at pangamba. Lingapin mo kami, Panginoon. Ingatan mo ang mga may sakit at nag-aagaw buhay na lalong pinahihirapan ang kalungkutan sa kanilang pag-iisa. Lingapin mo kami, Panginoon. Ingatan mo ang mga doktor, nurse at lahat ng frontliner na iginugupo na ang sobrang pagod.
Lingapin mo kami, Panginoon. Ingatan mo ang aming mga punong bayan na nagdadala ng kanilang balikat ng mahihirap na desisyon. Lingapin mo kami, Panginoon. Tugon po natin, ipagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon. Sa oras ng kalituhan at pagsubok, ipagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon. Sa tukso ng mga kahinaan, ipagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon. Sa aming paglaban sa kasamaan at kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon. Sa aming paghahanap ng katotohanan at kaligayahan, ipagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon. Sa desisyong manatili sa iyo at maging kaibigan mo, ipagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon. Tugon po natin, bigyan mo kami ng pag-asa, Panginoon. Bigyan mo kami ng pag-asa, Panginoon. Sa sandaling kami ay pinahihirapan ng kasalanan, bigyan mo kami ng pag-asa, Panginoon. Sa sandaling aming isinasarang aming puso dahil sa pagkamuhi, bigyan mo kami ng pag-asa, Panginoon. Sa sandaling dumarating sa amin ang kalumbayan, bigyan mo kami ng pag-asa, Panginoon. Sa sandaling aming binabaliwala ang aming kapwa, bigyan mo kami ng pag-asa, Panginoon. Sa sandaling inilulog mo kami ng kamatayan, bigyan mo kami ng pag-asa, Panginoon. O Diyos, sapagkat Ikaw ay aming kapiling, walang maaring makapaghiwalay sa amin sa pag-ibig at pag-asa kay Kristo. Sa iyong walang hanggang pag-ibig lamang kami umaasa. Ilumin mo ang aming mga sugat. Tanging Ikaw ang makapaghihilom sa aming sugat ng puso. Tanging Ikaw ang makapapawi ng luhang tigib sa aming dibdib. Tanging Ikaw ang makapagbibigay ng kapayapaang aming ninanais. Tanging Ikaw ang makapagbibigay ng lakas upang kami ay magpatuloy. Isinasamo namin na yakapin mo ang mga kapatid namin ang kaligayahan ay nauwi sa dalamhati. Ipadamo mo sa kanila na sa iyo walang nasasayang at nawawalang bahala. Palakasin mo sila sa iyong pag-ibig. Nawa ang aming malasakit sa isa't isa ay higit na mapalalim, bunsod ng iyong bigay na lakas at ng aming pangunawa sa iyong dakilang pag-ibig sa amin. Amen. Mga kapatid, ang ating hawak na liwanag ay simbolo ni Kristo, ang liwanag ng mundo. Tinanggap natin ang liwanag na ito nung tayo ay binyagan. Nangako tayong ipapalaganap ang liwanag na ito nung tayo ay kumpilan. Tinupad natin ang pangakong ito nang tayo ay tumugon bilang mga Kristiyano na maging isang sambayanang nagpapalaganap kahit na aandap-andap na liwanag sa gitna ng kadiliman na pag-uusig sa mundo. Hiniling ko ito ngayon, panatilihin mong nagdiringas ang liwanag na ito sa inyong puso. Sikapin natin maging liwanag na nagpaparingas din sa ibang liwanag na nagbubuhat sa liwanag ng sandibutan. Mamuhay tayo bilang mga anak ng liwanag, sinabi ni Jesus, mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Inihahayo ko kayo ngayon sa inyong mga tahanan, sa lugar ng inyong trabaho, sa inyong mga paaralan at pamayanan. Makiisa tayo sa paghihirap ng ating mga kapatid na pinag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya at mga pinahihirapan ng pandemya at maging daluyan nawa tayo ng awa ng Diyos sa lahat. Maraming salamat po sa inyong partisipasyon sa ating pagdiriwang ng Pulang Miyerkules. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Jesús Nazareno,
sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.